Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Talo pa natin ang Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkula. Una sa lahat, naniniwala decision ang Quadcom members na ikansila sana ang pandinig na ito ngayon sa kadahilanang hindi pa po natatapos ang mga pagsusuri namin sa mga taong gustong lumabas at magpahayag ng kanilang mga nalalaman ukol sa mga usapin na tinatalakay ng Quadcom. Partikular ang pagkalat ng ilegal na droga at extrajudicial killings. Kaya po minabuti na ikansila muna. Ito pong pagkansila ay naiparating ng maayos at sa tamang oras sa lahat ng kinauukulan, kabilang na ang tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ng aming mabalitaan na darating ngayon sa kapulungang ito upang kumprontahin ang Quadcom kung bakit kinansila ang hearing kung kailan nandito na sa Manila ang dating Pangulo, ay minabuti na namin na ipagpatuloy na upang ma-take advantage namin ang inyong presensya kahit na walang formal na sagot ang inyong abogado sa inyong pagdalo ngayong araw. Pangalawa, ang Quadcom po ay nabuo ng mapagtanto ng apat na komite na iba-iba ang sakop at jurisdiction na nag-o-overlap na pala ang kanilang mga iniimbestigahan at marami ang tumutukoy sa pare-parehong usapin. Kaya minabuti na pag-isahin upang hindi paulit-ulit at ang pagtalakay sa pare-parehong usapin at pabalik-balik ang mga witnesses at mga congressmen. Nasasayang ang pera ng bayan. Hindi sinadyang nag-overlap ang mga issues, subalit nakita ninyo kung paanong ang ilegal na droga ay naghudyat ng mga patayan na ngayon ay tinawag nating extrajudicial killings. At naging konektado rin ito sa mga pogo at mga taong nakita na nasa likod ng mga ilegal na droga ay siya ring may kinalaman sa pogo at may koneksyon din sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Dito nagsimula ang mas malalimang imbestigasyon kung saan maraming nasangkot sa mga revelasyon ng mga taong humarap dito. Nagulat ang bayan. Napakalaki pala ng bagay na ito. Hindi namin maaaring talikuran ang aming tungkulin kung kaya't pinagpatuloy namin ito hanggat lumabas na nga ang pangalan ng ating dating Pangulo. Sa kagustuhan naming bigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na magpaliwanag at pasinungalingan ang mga bintang sa kanya, ay minabuti naming siya mismo ang aming imbitahan. Kaya ngayon na nandirito na ang dating Pangulo, tinatanggap po namin ang inyong pagdalo at kami po ay nagpapasalamat. Sa huling sagot sa amin ni Attorney Delgra na hindi na kayo dadalo sapagkat nasabi na ninyong lahat ang kailangan ninyong sabihin kung kaya't isinama na niya sa kanyang sagot ang inyong opening remarks sa Senado, ay ito na rin ang ituturing naming opening remarks ninyo dito sa amin. Sa kanya namang pahayag na sinabi daw ninyo na wala ng integrity, walang independence at probity ang Quadcom kung kaya't hindi nyo na kailangan pang dumalo, kami ay nagagalak na dumating pa din po kayo. At sa inyong desisyon na magpakita dito sa amin at paunlakan ang aming imbitasyon, ay pinasisinungalingan ninyo ang sinabi ni Attorney Delgra na wala kaming integridad, walang independence at walang probity. Sa sinabi din ni Attorney Delgra na ang aming pandinig ay isa lamang political ploy at ginagamit lamang namin upang hanapan ng basihan ang mga krimen na isasampalaban sa inyo. Nais po naming tiyakin sa inyo, Mr. President, na hindi po iyon ang trabaho ng Quadcom. Kung may mga naibintang man sa inyo sa paglalahad ng mga ibang taong nagtestigo dito, iyon ay kay kanilang mga pahayag. At iyon ang nais naming bigyan ninyo ng linaw. Hindi kami naririto upang husgahan kayo, kundi marinig sa inyo ang katotohanan at ang sagot sa mga paratang at mga pahayag laban sa inyo. Wala po sa amin dito ang nag-aakusa sa inyo sapagkat hindi po kami
ang may reklamo. At hindi po kami ang may kaalaman sa mga pangyayari, kundi ang mga ibang taong humarap dito sa Quadco. Kung sa sinasabi po, sa sinasabi niyo po naman na ang mga ibang tao na humarap dito ay aming pinwersa upang magsabi ng hindi totoo at tinawag niyo pong subornation ang ginawa ng Quadco members, ay nagkakamali po kayo, Mr. President. Mismong mga abogado na nakaharap sa tagpong iyon kung saan nag-uusap sina Colonel Grijaldo at Chairman Abante at Chairman Fernandez ang nagpatunay na gawa lamang ni Colonel Grijaldo ang kanyang istorya. Sa katunayan, dalawang beses nang nagbigay ng excuse letter si Colonel Grijaldo sa amin sapagkat hindi siya makakarating sa mga sumunod na mga pandinig. Marahil ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang paratang sa Quadco. Mamaya po ay aming babasahin sa inyo ang pahayag ng mga abogadong naroroon. Sa punto pong ito, ay papayagan na po natin ang pagtatanong ng mga miyembro sa inyo upang bigyan linaw ang mga naipahayag na rito laban sa inyo upang maging gabay namin sa pagbalangkas ng anumang kailangang hakbang upang maprotektahan pa ang mga karapatan ng mga taong naaakusa at mapangalagaan din ang mga karapatan ng mga taong naaapi sa pamamagitan ng pag-amyenda ng mga batas, paggawa ng mga bagong batas o pag-repeal sa mga umiiral na mga batas. Sa pagpapatuloy po natin ngayon sa pandinig na ito ukol sa extrajudicial killings, nais po naming tiyakin sa inyo na rerespetuhin po namin ang lahat ng inyong mga karapatan. Hindi po kami naririto upang kayo husgahan, kundi pakinggan ang inyong panig. Abogado naman po kayo, Mr. President, kaya alam namin na mas alam ninyong pangalagaan ang inyong mga karapatan. Iginagalang po namin kayo, and in deference to you being the former President of the Republic, we shall accord to you all the respects due you, kung kaya't binuksan namin ang pandinig na ito upang hindi po masayang ang pagod ninyo sa pagdalo ninyo sa amin. Nag-imbita din po kami ng mga resource persons na hindi namin inaasahan na makakadalo pa dahil nag-cancel na po kami nung Lunes, kaya ang pagbubukas na ito ay sobrang short notice. Kaya po sa mga makakadalo at ahabol o makakahabol, welcome po kayong lahat na mga invited guests and resource persons. Sa mga hindi po invited ngunit naririto, pasensya na po kayo at hindi po namin kayo papayagang gamitin ang oras ng Quadcom at baka malihis tayo sa ating agenda sa araw na ito. Kung gusto po ninyong magpaimbita sa susunod, ay iimbitahan po namin kayo. Marami pa pong pagkakataon at kami ay umaasa na kayo ay dadalong muli sa ating mga susunod na mga pagdinig. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating lahat. The next to deliver his opening remarks is Congressman Benny Abante, the Chairman of the Committee on Human Rights. You are now recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Dahilan sa Tagalog po ang inyong opening remarks, hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sapagkat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Ito po ang opening remarks ko. Sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating Deputy Speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues, at mga kababayan, today marks a significant development in our ongoing inquiry. Gusto ko yung abogado natin na nang-insulto dito sa isang member natin dito, makinig na mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. For the first time, former President Rodrigo Duterte will appear before this committee to answer questions posed by his members. I would like to begin by thanking him for his presence. Thank you, Mr. President, for coming here. Rest assured po that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming
Salamat po. Respect but not deference, Mr. Chairman. However, my friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be deferential. Mga kababayan, watching today with us, it is important to stress that respect and deference are two different things. It is vital that we, as representative of the people, remember that distinction, because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter how high their office. We answer to a power greater than any president. We answer to the Filipino people and to God. As scripture reminds us in Romans 10:3, and I quote, "Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness." Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth, and we shall not be swayed from that path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose to recommend avenues for justice to be served, seek accountability, and uncover the truth as we adhere to the rules of inquiries in aid of legislation. And inherent to this is our moral obligation to stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people who cannot defend themselves, to stop the blatant violations of our Constitution and our laws by scheming individuals and criminal syndicates, and to abate the social menace of illegal drugs. It is our sincere hope that the former president's presence here today will aid this objective, not hinder it. Today, we ask everyone here, including the former president, to speak openly and honestly, as this inquiry's goal is not to cast blame for its own sake, but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po, hindi na ako nakikilala ng ating former president. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang Pangulo ng Bible Mode, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Kung naalala niyo, Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors. And we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President. But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS bloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sa pagkasinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang.
nung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Isang beses lang. Ako po ay nagsabi kay Senator Bongko, kung maaari na makapag-usap po tayo. Pumayag po siya. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, bilib po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyong tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan, mabubuting tao at naisprotektahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na mayroong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drug sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Talo pa natin ang Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Anong kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet, dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pa. Meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan. Hinanap ang isang taong nangangalampilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay. Yung pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa, Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community, ang ilang mga kapasuran po nandito at ilang mga pastor namin nanunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS bloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President.
Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa sa aming celebration ng National Baptist Day, Mr. President. Diendo ko lang po yung pakikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapakinig po sa akin ng tama. Inimbitahan ko po kayo. Nagpunta po kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil lang kayo ang Pangulo at dapat namin kayong respeto, Mr. President. Andito ho ako, nakaupo sa harapan niyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 ng mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nag-file ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year a special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Pero okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin bilang pagboto namin sa inyo ng mga libu-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami kaming pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning, na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Gusto kong basahin doon po sa Psalms 109, 17 to 18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo'y Pangulo. Oo. At napapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang estupido, Diyos. Oo. Hindi ko alam po katanggap-tanggap yan sa lahat na mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa wikang Tagalog, babasahin ko, sapagkat iniisip niya ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating niya on sa kanya
sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo yaon sa kanya. Dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langis sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marinig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue na kinakailangan po natin tuldukan sapagkat ito po ay kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya. Ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalang ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo, kundi dahilan sa minsan naging pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this house, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante.